sa buong isyo aming bibigay, pakisabi po, anong konkretong programa apa na inyong gagawin. Una, edukasyon. Basic education reform, kasi hindi aligned ang ating mga high school graduates sa standard, international standards. Introduction of literacy sa preschool education ng mga daycare workers. Pangatlo, student loan program para sa ating mga college student. Yung unang ituro sa mga estudyante, yung pagmamahal sa bayan at sa Diyos. Kailangan yung bata, yung buong mga eskwelahan magkaroon ng values-based orientation program. Nasa teacher ang galing, hindi lamang sa eskwela. Nasa teacher ang galing, bayaran mo ng gusto, at yak, magiging magaling bata. Papalitan ko yung framework of education dito sa ating bansa. Papalitan ko yung towards a more child-centered, child-friendly na approach, plus also multiple intelligent yung kanyang content. Hindi rin nakafocus to sa IQ, but the 10 other intelligences ng tao. Bibigyan namin ng diin yung accessibility ng education sa mga mahihirap. Mm-hmm. We will see to it na every province has a state college or university with modern libraries. Among all the presidents and post-Marcos presidents, ako ang nakapagbigay ng the biggest real per capita budget. You know, compared to all administration, I get the biggest budget for social services and the biggest budget on health. Edukasyon dapat pinakamalaking budget, pero kailangan din i-audit ang Department of Education kasi napakalaki, napupunta lang sa corruption ng textbooks at sa iba't iba pang programa. Ang solusyon po sa kasalukuyan, hinahabol pa natin ang susunod na baitang. So yung 10 years, nagiging 5. Mukhain mo namin 12 years as my nursery to prepare the students to be able to study. And of course, titingin na po natin makalukuhan ng mga textbook na parating malit. Unang-una, kailangan palakasin yung primary natin sapagkat yung foundation ay napakahina. At dito maraming mga primary pa lamang ay hindi na nakakatapos. At kung kailangan bigyan ng pera yung magulang para masiguro na lahat ng bata dapat 100% ay makakatapos ng primary. Healthcare, gawing mandatory ang healthcare sa lahat ng Pilipino, whether sa private healthcare providers or public, isama mo yan sa isang sistema. Well, ayusin po, every barangay health center na kompleto at meron gamit at gamot, maliban po doon yung PhilHealth program, paigtingin. Ilalagay ko ang PGH sa apat na sulok ng Pilipinas. Every region magkakaroon ng PGH sa akin. Talagang kailangan bigyan mo yung sapat na primary healthcare, bakuna, kailangan pakainin ng bata sa eskwela, kailangan yung mga mothers mag-anak ng maayos ng kinakain nila para lumaki ang mga bata ng maayos. Sa healthcare, papalitan ko rin yung framework, ang paradigm ng ating healthcare towards preventive and holistic health. Karamihan ng mga sakit ng mga tao, more than 90 to 95% can be prevented. Plus, universal healthcare for the poor, pwede sila mag-access sa bottomless consultations sa mga medical doctors, plus access to tertiary healthcare including surgery. Plano namin i-modernize ang Philippine General Hospital na ito ay maging competitive sa Makati Medical Center, Sentlo, para kahit may hirap, meron karapatang makatikim ng world-class medical treatment. Maraming mga dose delivery, mga gamot. You know, kakaiba-iba mga hindi nagkakasundo-sundo yung mga official doon sa Department of Health. Hindi ka mukha ng panahon ko, napaka-efficient si Secretary Romualdez. Talagang everything is in order, lahat. Para sa akin, dapat libre edukasyon at libre ang healthcare, hindi lang yung maliliit na PhilHealth cards, kung hindi extensive health coverage, lalong-lalo na para sa mahihirap. Isa sa parang namin dyan, yung PhilHealth, tila nagiging financial institution rather than a healthcare institution, it should be. No? Kasi yung cheaper medicines, no, na sinulong po ng ating partner, na sa Maruas, ay dapat natin pabilisan ang implementasyon. Ang kalusugan, wala dapat Pilipinang mamamatay sa isang malubang karamdaman na hindi makakatanggap ng gamot na libre. Kaya yung mga cancer, yung mga sa mga dialysis, dapat sa libre yan. Pabahay po. Unang-unang dapat tutukan dyan sa housing din ay ang dapat i-relocate natin ng mga kapatid natin na vulnerable, yung mga nakatira sa tabi ng waterways at sa estero. Priority na gamitin natin yung AFP Corps of Engineers na siyang magpasimuno ng housing program para sa mahihirap. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng paraan para yung talagang sapat na bahay, katulad ng Project 1, Project 2, Project 3, nung araw, nagawa lahat siyan, dapat ganyan ang bahay, may dignidad, may dangal. Dapat yung hanap buhay nila hindi madidistorbo. Pag hindi kailangan ilipatin, doon manunitili sila sa area na gagawa ng modern structure which can be co-planned according to their needs.
ayon sa special information na I received, 50% ng total budget ng Philippines goes to corruption. It is more, sa 1.5 trillion, ay umaabot ng more or less 700 billion. So, pagdating dito sa tinatawag na medical, we believe we can again fulfill the UNESCO's percentage of budget to be allocated sa medical health ng Sambayanan. 40,000 housing unit na napagawa ko. Mm-hmm. Yung second na sa akin, 33,000. Kaya pinakamarami rin akong housing na gawa. Gagawa ko ng malaking banko na may pondo na low interest at long amortization na makakautang mga mahihirap na walang collateral para sila mismo ang makabili ng bahay nila. Siguro marami tayong kailangan review nga bakit yung mga funding agencies nung araw eh nagkalugi-lugi. Ang pumasok ko bilang kongresista may programang UNP at ang tanda mo na pangalan. Tapos saan sinusubukan kong i-access para doon sa ating mga maraming kong tagalungsod sa aming po sa Tarlac City, ay sabi sa akin wala na akong pondo, etc. Ang ngayon natin nalalaman kung bakit wala po ng pondo, lumawasok po natin yan. Eksperto kayo dito, housing. 4 milyon ang kakulangan natin sa pabahay. Dapat yan ay talagang planuhin na mabuti yan para magkaroon ng bahay ang mas marami. Dapat talaga pumasok na rin ang gobyerno dyan para matulungan yung programa natin sa pribadong sektor. Kamusta po yung magiging kampanya sa corruption? Ang systemic sa tingin ko, kailangan i-reduce mo yung temptation by making the lot of yung public officers natin better. Dapat makaresist ka rin ng temptation eh. Balansyado dapat yan eh. Ang gusto natin sa gobyerno, mag-umpisa yung linis sa Malacanang hanggang sa Barangay Anti-Graft Council. Maliban po doon, all government office will have to have CCTV cameras. Sa issue ng corruption, matindi ba? May ngipin ba yung plano mo? Definitely. Unang-una gusto ko, ombudsman, hindi ko appointed. Dapat appointed ng tao. Pangalawa, wala akong ipapardon. Pangatlo, 24-hour accessible ang presidente para matawagan, ma-text. Kung may nangungurakot, may nag-i-smuggling, sabihin kagad sa Pangulo. Gagawa ko ng bagong cabinet position ng civil society affairs. Dahil ang corruption is so endemic and pervasive, kailangan ng tulong of all citizens of goodwill, including them sa business sector. Kami implement yung tinatawag na genuine transparency and accountability policy na magsisimula mismo sa office of the president. Bibigyan namin ng ngipin at pangil ang batas, walang sacred cows, at talagang i-abelhon natin ang ombudsman, ang commission audit, and Department of Justice. Okay. You can ask the World Bank, ask their help to make a study how to address corruption in bureaucracy. I have the study. They made a 6-month study and they gave it to me for free. Yan sana i-implement ko kung natapos ko yung prison order. Yung corruption order, tinataya last year alone, 280 billion ang nawala. At yung 280 billion po nun, kung isang ba pwede napunta, sa skulahan pong kakulangan, tinataya between 20,000 to 40,000 ang kulang. Ang gastusin po nun at 500,000 average for the basic shelf classroom, it's 20 billion pesos. Ang unang-unang dapat gawin, sa unang 100 araw, ay dapat ma-establish kagad na hindi magiging corrupt ang iyong administrasyon. Dapat televised lahat ang bidding, iimbitahin lahat ng media, lahat ng gusto mong imbestiga, lahat magtumingin ng mga kontrata, open niya lahat. Secretary, sa environment. May mga programa na yan, ang disaster risk management awareness. Kaso ayon sa batas, ang number one dito ay ang local government units. Kaya nga, Malu, may bagong batas na magsisynergize na nito talaga. Giving more power to the local government units para gumastos antes bago magkaroon ng disaster. Tapos may isang national government agency na may kapabilidad talaga na tumutok dito. Yung isang bill po sa Kongreso, yung Land Use Act, yun ang pinakamahalaga. 10 years na hindi pa rin napapasa. And so we have to pass that law para malaman kung ano yung reserve para na hindi magagalaw sa laging at yung pwede. Dapat ang ating kalaban ay yung ating tinatawag na mga bagyo, mga lindol at lahat. Kailangan handa tayo dyan. May disaster risk management tayo dyan. At saka dapat pinapangalagaan natin ang ating kalikasan. At sapagkat kung hindi mapangalagaan yan, talagang mahihirapan tayo lalo. So ang aking thinking dito with the failure of Copenhagen Summit, kailangan mag-prepare tayo sa Pilipinas ng disasters, upon disasters. So relocation, new urban planning, kasi karamihan dito magkaroon ng inundation yung mga lowlands natin. Kalikasan, we will implement to the fullest all existing laws itong Solid Management Waste Act
itong bagong batas ngayon, itong Climate Change 2009 Act. Let's be honest to ourselves. Hindi naman natin kaya, we don't have any expert in that. Pero I started that Clean Air Act during my administration. We were already conscious of our environment. Lalabanan ko ngayon yung mga logger at illegal miner at loggers na sumisira sa kabuhayan ng mga katutubo at na mahihirap. No forests, no watershed, no watersheds, no water, no water, no food, no food, no people. Ang dami mo kailangan iusin, no? Pero pag dikit-dikit nga ako, pag hindi natin ginawa yung tama at ibigin, wala akong mangyayari sa interventions later on. Nakapagtanda na tayo ng mahigit sa 1,000,000 puno. At dito ay kaya ko ipakita lahat yan. At meron ako mga proyekto nakikita, dapat i-revive natin yung Green Revolution. At doon naman sa mga waterways natin, meron kaming ginawa na sa Las Piñas na pwedeng pamarisan ng lahat ng mga syudad. At tuturuan namin sila kung paano gagawin.